Klase sa tatlong eskwelahan sa Alitagtag, Batangas, balik normal na. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Pangangati at rashes sa iba't ibang parte ng katawan ang napansin ni Teacher Jennifer sa kanyang estudyante sa kindergarten sa Alitagtag Central School noong nakaraang linggo. Itong dahilan kung bakit kinansela ng lokal na pamahalaan ng Alitagtag ang klase sa lahat ng antas sa eskwelahan kasama ang dalawang iba pa noong Huwebes at Biyernes. Balik na ang klase sa Alitagtag Central School. Ang bata po ngayon is nasa bahay po. Ang sabi po sa kanya ng munisipyo, di ano muna po, sa bahay muna habang hindi pa daw po na malabas yung result kung ano po siya, kung positive or negative po dun sa hand and foot disease na tinatawag po. Sa tala ng pamunuan ng eskwelahan, dalawa sa mahigit 700 estudyante ang nakitaan ng sintomas ng hand, foot and mouth disease. Kaya doble ang higpit na ipinatutupad na health and safety protocols. Pinaiiwas po namin na sila ay laging kumpul-kumpul para po ito ay hindi madaling mahawa kung sakaling merong kasamahan na merong sakit nito. Ang isa pa po ay amin po laging pinaaalala na kumain ng masustansyang pagkain. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Alitagtag, 14 ang naitala nilang hinihinalang kaso ng HFMD sa bayan. Then yung pagdating sa province, yung classification nila, 4 lang yung nakikita nilang pwedeng pumasok doon sa sakit na yon, sa HFMD. Dahil yung 4 lang yung may rashes. Wala naman umanong dapat ikabahala ang publiko, lalo't ang kanselasyon ng mga klase sa tatlong eskwelahan sa bayan ay bahagi ng preventive measures ng lokal na pamahalaan. Sa tala ng Department of Health Calabarzon, iisa pa lang ang hinihinalang kaso ng HFMD sa Alitagtag. Mahigit 200 naman ang suspected case sa buong lalawigan ng Batangas. At 7 dito ang kumpirmadong kaso, 4 mula sa Batangas City, 2 sa San Pascual at 1 sa Padre Garcia. Hygiene will always be a necessary precaution whenever people, especially children, meet and greet and interact. Observe higher hygiene standards. Samantala, ipatutupad ng Provincial Health Office ng Batangas ang localized lockdown sa bawat classroom kung saan may estudyanteng makikitaan ng sintomas ng HFMD. Nagsasagawa naman ng malawakang disinfection sa mga paaralan sa Burgos, Pangasinan. 4 na paaralan kasi ang nakapagtala ng kumpirmadong kaso ng HFMD. Una itong nadiskubre sa isang paaralan kung saan 11 mag-aaral ang tinamaan nito. Sa ngayon, 25 kaso ang naitala sa bayan bukod sa Burgos. Mayroon na rin kumpirmadong kaso ng sakit sa Calasiao, Balungaw, Umingan at Rosales ayon sa Provincial Health Office o PHO. Sa ngayon, may 90 kaso na ng HFMD ang naitala sa buong probinsya. Ito ang ginagawa po natin para at least ma-limit po yung transmission. Inaalbisuhan po natin lahat po natin ng municipal health officer na mag-conduct po ng information health system po para ma-educate po yung mga kababayan po natin. Ako si Andrew Bernardo para sa GMA Regional TV.